ang aso walang rabies, no? Hindi yan kasama sa sistema nila. Yung rabies is a disease. Kaya lang natin binabaksinate sila to prevent the disease na rabies. Now, hindi nila nakukuha ang rabies through air or airborne. No, kailangan ng kagatin sila ng isang infected dog ng rabies or hindi man dog, vampire bat, raccoon, or any form of mammal who has this rabies. No, kung kinagat sila niyan at hindi natin address na nakagat pala siya, magde-develop sa kanilang system yon until umakyat sa utak hanggang yun na, makikita mo naglalaway na sila. Kung dalawang klase lang naman ng ating rabies, kung nagka-rabies ka na kahit sa tao, two forms of rabies, yung isang furious at saka isang dumb. Yung dumb yung parang ganun lang, isang yung furious naman yung matapang, nalilisik ang mata. Well, the dumb form yun ang delikado kasi akala mo walang rabies kasi dumb nga siya. Saka ganun lang siya pero tumutulo ang yung pala rabid na. Kaya naman tumutulo ang laway ng isang rabid dog and even to human, nagkakamera ng paralysis of the pharynx. At ang manifestation niya parang aso, nalilisik ang mata, nagwawala. Kakagating ka rin, parang tao. Pag kinagat ka nun, nalawayan ka nung taong yun, rabid ka na. Meron akong ahead this friend of mine, katabi namin. Hindi ko kalaing mamatay siya sa rabies. At ako'y personal kong na-experience na ang tagal ko ng bet, ganun pa ang rabies pag tinamaan. Kinagat siya ng aso. Gurlis lang, parang hindi siya bite wound, talagang kamot lang. Then after such time, nag-develop yun kasi bumabaha. Namaga, nagnana muna. Nagpapacheck siya sa mga doktor. Then after the check-up, babalik siya, "Dok, sinabi sa akin ng doktor, hindi madetik, wala raw ako sakit." Eh ako nakakaramdam eh. The problem is, hindi niya na i-ano yung history. So hindi rin madetect ng doktor. Kasi ang rabies, kung hindi mo mai-ano yung history mo, ang hirap i-detect. So pinauwi siya. Tapos meron ito, one time, madaling araw kumakatok, rush. Sabi niya, "Dok, dali natin si kuya, yung kapatid." Dinala ko sa hospital kasi nga masama pakiramdam. Binuksan ko yung aircon, nagtatago siya. Sabi ng kapatid, "Dok, baka pwedeng patayin yung aircon kasi ayaw niya ni kuya ng hangin." O sige, total madaling araw, buksan na lang natin yung mga bintana, natural air tayo. Ayaw pa rin. So ano ba ang sakit talaga nito? So iniwan ko siya sa Jose Reyes. Then after Jose Reyes, na-detect siya, inilipat siya kagad sa meron silang tingin nila, rabid victim ito eh. So, din nila sa San Lazaro, Itines, tumawag yung kaibigan ko sa umuwi na ako, mabupuyat, may pasok pa ako. Sinabi nila, "Dok, si yung kaibigan nyo, 72 hours na lang." So, na-detect rabid pala. Ang rabies, wala pang nakasurvive. Sa cancer, any forms of disease natin, may miracle, may sumurvive. But in rabies, until now, ilang taon na ako, wala pa akong nakitang nabuhay na tinamaan ng rabies. Once you have this kind of disease, you had this rabies, mamamatay ka in 72 hours. Depende. Kasi tatravel na yan sa utak. Once na nag-travel sa utak, irreversible. Hindi na siya nagagamot. Kahit baksinan ka na, wala na po. Late na yon. Talagang hihintayin mo na lang mamatay ka.